sa tatlong Pinoy noon na sumubok sa tibay ng isang Japanese fighter na si Keita Kurihara. Ni isa nga po sa ating mga kababayan ay hindi nagawang talunin itong Japanese fighter. Kung saan ang unang sumubok na Pinoy sa fighter na si Keita Kurihara ay ang ating kababayan na si N. Gilbert Moralde. At tinalo nga lamang ito ni Keita Kurihara by a first round knockout. At ang ikalawang Pinoy naman na sumubok sa Japanese fighter na ito ay ang undefeated noon na si Ryan Lumacad. Subalit katulad din ng nauna nating kababayan, ay tinalo din nga ito ni Keita Kurihara by a second round knockout. At ang pangatlo namang Pinoy na sumubok dito sa pambato ng Japan ay ito namang si Warlito Parreñas. At isang masaklap rin ang naging pagkatalo rito ang inabot ng ating kababayan. Sapagkat sa loob pa lamang ng isang round, ilang segundo pa lang ang nakakalipas, ay na-knockout na agad dito si Warlito Parreñas. Isang patunay na may lakas itong si Keita Kurihara at kilala na nga itong knockout artist sa bansang Japan. Kung saan kasulukuyan rin nga itong OPBF, Bantamweight Champion. At sa pagdepensa nito ng kanyang hawak na title, nitong 12 lamang ng October, ay isang Pinoy na naman ang iniharap dito sa Japanese champion. At ito nga po ay walang iba kundi ang ating kababayan na si Froilan Saludar. Kung saan dito na nga natikman nitong champion ang paghihiganti ng isang Pinoy. Narito at ating panoorin mga idol, ang mabili isang laban dito ng ating kababayan kontra sa Japanese fighter. Sa pagkakataon nga pong ito mga idol, ay nagawa ding maibawi ng ating kababayan ang mga Pinoy na tinalo nitong Japanese champion. At tagumpay ding nasungkit ni Froilan Saludar ang OPBF Bantamweight Belt.